trust kasi, yung tiwala kasi sa inang tao, di ba? I mean, it's very easy to break it, but it's very hard to earn trust sa isang tao. So, sa bawat aspeto ng buhay, importante siya. God showed me na, okay, you can have fame, you can have financial stability, and still feel empty. Parang I realized na at the top of the ladder of success, there was nothing there. But it was also there that I found my everything. And then that's when I really started seeking, parang what's wrong with me? What's causing this emptiness in my heart? And then I realized that our hearts, parang a human heart would always long for its creator. And yung heart natin, meron siyang void talaga that only God can fill. Walang ibang, no temporal thing in this world can ever fill that void or space. I'm a dreamer. I'm the kind of person who believes in fairy tales, you know. And I know if you believe in something so incredible and something that is impossible to happen in your life, conquer mo lang everything. I was able to conquer everything and pursue my passion and whatever I want to do in life kasi I believe sa imposible na kaya mong gawing posible. Hindi ka makakarating doon sa pupuntahan mo. Kumbaga, everything, this, the whole challenge, ano to, preparation for you, kung ano man yung hinihiling mo sa buhay. And then, when that time comes na, alam mo yun, eto ka na, you're at least ready to face yung mga struggles. You really have to love yourself. Tapos, mahalin mo lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, yung career mo, yung pamilya mo, and all of that. More than anything, find God. Kasi, nung na-restore yung faith ko in God, talagang lahat talaga sumunod. Sa mga heartbroken, I always say this, kailangan mo nga talaga mahalin yung sarili mo muna. Kasi, hindi ka kaya mahalin ng ibang tao. More than anything, hindi mo kaya tumanggap ng pagmamahal sa ibang tao kung hindi mo muna kaya mahalin ng sarili mo. Because, if you love yourself, you will not settle for anybody treats you the way you shouldn't be treated. So kapag mahal mo ang sarili mo, alam mo kung anong deserve mo. Alam mo kung anong karapat-dapat para sa iyo. So I think that this life is meant to be enjoyed. I'm just milking every opportunity to enjoy this life. Na despite our problems, there's joy and there's peace. I do believe that this life is preparation for eternity. So parang we should use our time wisely. You could choose your friends, you could choose your career, but you cannot choose your family. Being a father brings out the best in me. Akala ko alam ko na lahat sa mundo ko and about myself. Marami pa ako natututunan to sa sarili ko about it. Kailangan, huwag ka masyadong maging selfish na yung sarili mo lang. Kasi kung malaki pamilya mo, mas maraming taong kailangan mo i-consider. Diba? Para lahat kayo masaya. Sabi ko sa mga anak ko, pag ang kaya nyo lang ay apartment or flat, condo, isang one bedroom, ganyan, then live there. Because it will not give you a sad life. It doesn't mean that because natatabo ka, malungkot ang buhay mo. It doesn't mean that wala kang magandang relo, malungkot ang buhay mo. It doesn't really mean na wala kang sasakyan, malungkot ang buhay mo. Hindi. Hindi nito yun. Nag-aasam ka lang ng mga ganun bagay, kaya masaya ka pa rin sa loob. Just take one day out of your lives, yung mga sobrang privileged at comfortable lives natin, and visit yung mga wounded soldiers kasi makikita niyo talaga isang 23-year-old boy na bulag na ngayon dahil sa nangyari, di ba? Or isang 30-year-old man, putol na yung paa niya dahil lumaban siya para sa atin. So, appreciation lang siguro. Parang nakakatawa din yung mga nirereklamo natin sa buhay natin, di ba? That's what makes them parang superhuman din. You know, kasi nga, handa sila mag-sacrifice ng gano'n. And they're doing it to protect citizens. Tayo. It's okay to make mistakes. And sometimes you have to get out of your shell, which is yung vicinity ng bahay mo, to be more free. I really believe na dapat lagi kang thankful for everything. Yes. Mga maliliit na bagay lang. You only have one life to live. You gotta make it count every day. You gotta take care of yourself. You wanna be able to do a lot of things no matter how young or old you are. It's just a matter of simplifying things and just enjoying the things that matter to you and not succumb to the pressure of the society or the world for that matter, because doon natin mamimiss out yung ganda ng buhay.